Sa dinami-rami ng mga katangiang dapat taglayin ng isang butihing leader, ang higit rito ay ang pagiging makadiyos, kung saan ang bawat desisyong kanyang bibitawan at gagawin ay nakasentro sa Diyos at sa kanyang kautosan. Ang pagiging makadiyos ang tutulong sa kanila upang makagawa ng mga desisyong na aangkop sa moralidad, sa paggawa ng mabuti at tama, sa pagpapahalaga ng buhay ng bawat isa sa ating mga Pilipino at sa pagbibigay ng liwanag at pag-asa sa lahat ng mamamayan sa gitna ng kadiliman. Ang inang simbahan ay bukas sa mga humihingi ng gabay sa Diyos sa gitna ng kagipitan at pangangailangan, bukas sa mga humihingi ng panalangin. Hindi kailanman naging kahihiyan ng pagdarasal, pagpunta sa simbahan at pagtanggap na tayo ay may kahinaan. Ito ay nagpapakita lamang na kailangan natin ng Diyos. Iba't ibang daan man ang tinatahak ng bawat isa sa atin, daan patungo kay Jesus ang siyang magbubuklod sa atin. Iba't iba man ang pananaw natin pagdating sa politika, ngunit mayroon pa rin tayong iisang layunin, ang maging isa, maging mabuti, at makatulong sa nakararami. Talikuran ka man ng mundo, ang Diyos ay mananatiling nakagabay sa iyo. Daan may puno ng dilim, paghihirap at pambabatikos, hindi ka mangangamba pagkat ang Diyos ang siyang gagabay at magbibigay ng ilaw sa tuwina. Ang tunay na leader ay handang harapin ang bawat hamon, habang isinasaalang-alang ang buhay ng bawat mamamayan. Ang leader na may takot sa Diyos ay tapat, bukal sa kalooban ng ginagawa, at takot lumabag sa kautusan ng Diyos, maging sa batas ng pamahalaan. Ang leader na makadiyos ay may pantay na pagtrato at paningin sa kanyang nasasakupan. Ang boto ko, ang boto mo, ay para sa isang leader na may takot sa Diyos.